Pagpalang araw, ah, napaganda po nung kanta. Sabi po dito, buhay, buhay daw po si Jesus. Tayo po ngayon na ay officer of the day dito po sa headquarters ng Makati. Time check po natin. 8:30 na po ng gabi, May 8, 2020. Pero wag natin sayangin yung opportunity na hindi tayo makapagbahagi ng mabuting balita. Ang ganda po ng gospel o yung mabuting balita ng Panginoon, yung mensahe sa iyo at para sa akin, ito po yung tungkol sa pagkakabahagi o tungkol po sa pagkakanya-kanya. Ito po yung nangon natin sa 2 Corinthians 12:4. Ito po ang sinasabi. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba-iba ang pamamaraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na maghayag na sumasa kanyang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. May magandang word dito na iniwan. Iba't ibang pamamaraan ng paglingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Iba't iba ang pamamaraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Minsan nakakalungkot isipin na iisa lang ang Diyos natin, pero bagamat may kanya-kanya tayong pamamaraan ng paglilingkod sa ating Panginoon, nagtatalo-talo pa itong mga mananampalataya na ito. Sayang kung sana magkakaisa lamang tayo sa iisang mitiin, sa iisang panalangin, sa isang adikain na maglingkod sa iisang Diyos, ang Diyos Amang nasa langit. Kapatid, may isang kwento. Ito po'y tungkol doon sa magkakaibigan na bahagi ng katawan. Ang sabi nila, maglaro tayo. Ano bang laro ang gagawin natin? Paagalingan tayo kung sino talaga yung pinaka-importante sa atin bilang bahagi ng katawan. Alam mo, unang nagsalita si mata, sabi niya, ako ang pinaka-importante sa lahat ng parte ng katawan. Alam mo kung bakit? Kasi kung wala ang mata, hindi nyo makikita kung ano yung nasa paligid nyo, hindi nyo makikita kung ano yung maganda, hindi nyo makikita kung saan kayo pupunta, kaya ako ang importante. Sabi naman ito ni kamay, oy, mata, huwag kang magyabang. Hindi mo ba alam na kung wala ang kamay, kahit gaano kaganda ang nakikita mo, hindi mo maaabot yan. Kaya ako talaga ang pinaka-importante sa lahat. Ako ang pinaka-magaling. Sumagot naman yung si Paa. Sabi ni Paa, alam mo, kung may mata ka nga, may kamay ka, kung hindi ko naman ilalakad ang aking paa, wala rin mangyari sa buhay natin. Hindi rin natin makikita. Hindi mo rin mahawakan. Okay, nakikita mo, pwede mo mahawakan, pero hindi mo mapupuntahan. Kaya bilang isang parte ng katawan, ang pinakamahalaga ay ang paa. At ako yon, sabi niya. Sabi naman ni puso, ay, yan kayo nagkamali. Hindi nyo ba alam na ang pinakasentro ng organ ng katawan ng tao ay ang puso? Kaya pag ang puso huminto, hihinto kayong lahat. Kaya ang pinakamahalaga sa parte ng katawan ay ang puso. Alam mo kapatid, may gustong sumagot. Sabi niya sa si Tumbong o kung tawagin natin si Puwet. Sabi niya, pwede ba akong sumali? Alam mo, sabi niya itong tatlo na to, ay itong apat na to. Alam mo, huwag ka nang sumali dito dahil wala ka namang kwenta, wala kang silbi. Kaya nga Puwet ka, ang tawag sa'yo Puwet. Huwag ka nang sumali dahil wala kang maitutulong dito, hindi ka pwede dahil wala kang silbi sa buhay. Alam mo, nagtampo ito kapatid si Puwet. Alam mo ginawa niya, hindi siya umimik for 3 weeks. Hindi niya binuka yung kanyang tumbong at alam mo kung ano nangyari. Unti-unti, si mata ay unti-unti nang lumalabas. Si kamay naman, hindi niya na maiyangat. Si paa naman, hindi niya na rin maiyakbang yung kanyang paa. At si puso ay unti-unti nang bumagal sa pagtibok. Sabi nila, Puwet, baka pwede naman, ibuka mo na yan. Inaamin na namin na nagkamali kami, mahalaga ka pala sa buhay namin. Kaya nung ibinuka ni Puwet yung kanyang tumbong, lumabas yung dumi sa katawan ng tao at sila'y nakagawa ng maraming bagay sa kanilang buhay. Kapatid, sa buhay pa na ng palataya, minsan hindi natin napapansin yung mga maliliit na nasa paligid natin o yung kung tawagin natin mga wingman natin, yung mga nagiging gabay natin sa ating buhay pa na ng palataya.
Tanda mo ang pare, kung wala ang sakristan, hindi siya basta-basta makakapag-serve para sa simbahan. Sa simbahan, hindi pwedeng siya, ang pare rin ang kakanta. Siya na rin yung magpapiano. Siya na rin yung magkokolekta. Ganon din sa buhay pananampalataya outside ng simbahan. Tayong lahat ay may pananagutan. Tayong lahat ay may kanya-kanyang trabaho. Sa pagpupulis, sabi nga, hindi lahat pwedeng opisyal. May mga foot patrol tayo. May mga mobile patrol tayo. May mga bike patrol tayo. Pero ito po ang hamon. Hindi ito usapin kung nasa posisyon ka. Hindi ito usapin kung nasa pwesto ka. Ang tanong, kapatid, ginagawa ba natin yung parte natin doon sa tinalaga sa atin ng Diyos? Kung ikaw ay patrollers, magpatrol ka. Ialay mo ang bawat hakbang mo sa pagpupuri sa Diyos. Kung ikaw ay dishwasher, sa bawat linis mo ng pinggan, plato, kutsara, tinidor, i-offer mo yan sa ating Panginoon. Kung ikaw naman ay tagawalis sa labas, magwalis ka ng buong puso, sapagkat kung walang maglilinis, dudumi ang kapaligiran. Kung ikaw, kapatid, ay sa opisina, taga-type ka, mag-type ka ng buong puso. Hindi ito tinatanong kung gaano kabigat ang responsibilidad ng trabaho mo. Ang tanong, gaano mo ba nilagyan ng puso yung ginagawa mo? Sabi dito, kapatid, iba't iba ang pamamaraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. May kanya-kanya tayong papel sa buhay. Ang mahalaga lang, iisang Diyos ang ating sinasamba, ang Amang nasa langit. Kapatid, ipag-pray natin na sa bawat pamilya, maging masaya na maramdaman nila yung parte nila. Sila ba'y anak, sila ba'y kuya, sila ba'y tatay, nanay. At nawa, nagagawa ba nila yung kanilang parte? Sa opisina, bilang opisyal, bilang PNCO, PCO, o yung mga maliliit nating mga kasamahan sa departamento, nagagawa ba natin yung bawat parte natin? Sa simbahan, kapatid, bilang bahagi ka ng simbahang itinatag ni Kristo, nagagawa mo ba yung tungkulin mo? Kapatid, let us pray. Panalangin natin yung mga frontliner natin, yung mga gumagampan ngayon. At ikaw, bahagi ka, kung ikaw man ay yung stay at home, gampanan mo yung pagiging matalino mong tao sa pagsunod sa pamahalaan sa gobyerno. Sapagkat sa pamamaraan na yan, nagagampanan mo yung party mo bilang isang bahagi sa paglaban dito sa COVID-19. Manalangin tayo, kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amang dakila, Diyos ng buhay, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, pinupuri at sinasamba ka namin sapagkat ikaw ay Diyos na totoo. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Panginoon, nais kitang sambahin, nais kitang papurihan, nais kitang luwalhatiin. Ano man po yung ipinagpapanalangin ng aking kapatid na naririto, nawa ma-realize niya na siya'y bahagi ng bawat laban, ng bawat misyon, ng bawat itinalaga mong gagawin namin. Ikaw na pong bahala sa araw na ito. We ask this in the mighty name of Jesus, lives and reign now and forever. Amen. Kapatid, mula po sa tulong ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Jesus Nazareno, sa blessing ng Ama at sa panalangin ng mahal na Ina, muli po mumbati sa inyo, Brother Police Senior Master Sergeant Raldimones. Mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin ang Ama, sambahin siya, at sumayo ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. God bless us!